Teka lang ha, bago tayo mag-fanboy at fangirl dito, bati muna tayo ng Good Morning, mga kapatid! Okay, January 15, maayong buntag para sa ating mga kapatid dyan sa Bisaya. Hindi po patang-isip. Kasama natin ang gigising isa sa pinaka-sinusubaybayang OPM band ngayon. Yes naman, at sa kanilang mga awitin na araw-araw nila tayong pinupuno ng maraming feels, ba? Diba? Tama naman talaga, madalas dyan ay nakangiting mga inspirasyon at syempre, pang-good vibes yan, di ba, Mau? Yes, di ba? Kilig ako. Alam mo, ako sa totoo ha, it took a lot of me to focus on my feels today. Kasi hindi ako pag may greatness kang katabi, medyo. At I hope you appreciated the very best look today, guys. Inspired by Shaira Luna. Alam nyo na. Paano nyo, mga kapatid, damang-dama namin dito ang kiligan at excited ng mga tao. Kaya kaway-kaway po sa mga kapwa ko, kaliwanag out there. At saka, sigurado, wala nang upuan ngayon ang ating mga kapatid sa pagtutok nila sa arte. Di ba, Justin? Oh, grabe. Upuan. sure yan. Pero alam mo, yung iba dyan, kasama pa ang kanilang mga dear sa pakikijam sa atin this Monday morning. Sobrang na kayo, ha? Dami, ha? Oo nga, ako, I will just... Anong entry mo? I will leave it at that. Because ako'y puno. Tama. Pero talaga, lahat kami so proud to have all of you here. Dahil ating mga bisita, sila po ang most streamed artist last 2023 ng Spotify Philippines. Yes! At magkikilalanin pa natin ang Pinoy Pop Pop Band, The Ben and Ben. You think you know everything about them? Maghahanap tayo ng mga hindi nyo pa alam. Good morning! Pero syempre, this is a 9-piece band. Eh, alam naman natin yung mga liwanag, kilala na sila lahat. But might as well, pakilala na natin isa-isa, no? Game? Yes! Go! Hello! Andrew nasa percussion. Kiefer on violin. Si Jam on drums. Si Tony on percussion. Si Agnes on bass. Si Dimples on... Pero accident. So, si Paolo Benjamin on vocals and guitar. Ano naman si Miguel Benjamin. At kami ang Ben and Ben. Yeah. Let's go! Siyempre, Miguel and Paolo, kayo yung naririnig nila, kayo yung lead vocals. Tatanong ko sa inyo, sino secret weapon mo dito sa inyong siyam? Ang secret weapon namin ay si Tony. Wow! Ba't mo nasabi yun? Pag narinig mo kumanta yan, ako. Ako, magpapasample ka pa yan, Tony. Naiwan ko pa sa bahay, masyado. De, ang secret weapon namin, yung samahan namin. Okay. Kasi mahalaga siya sa amin dahil lumalabas siya sa pagtugtog sa stage. Yan ang yung maganda sa band eh. Kasi pagka yung chemistry nyo, even off stage bilang magkakaibigan, solid. And it's so evident kasi nakikita ko na may mga spots kayo per ano ah, per member, di ba? Yes. That you really give away. And ang ganda niyong panoorin. Can you tell us more about Could Be Something? Kasi nakakakilig. Okay. Ang ganda ng energy ng song. Oo, yung Could Be Something, sobrang enjoy namin, obviously, yung energy ng song. It's something we tried last year, almost a year ago. Nag-try kami ng ibang tunog na pwede namin masubukan. So dahil doon, actually, medyo challenging siya nung una. Kasi parang sinabi namin, pag gumawa tayo ng parang bagong tunog na medyo upbeat, anong tunog doon? So ang dami namin trinay, siguro naka-7 versions kami bago kami nakarating doon sa final version. Na yun. Tapos, nagpatulong din kami sa friends namin. Shoutout kay Sam and Tim Marquez ang nag-produce ng song na to, Could Be Something. And we're very happy with how it turned out. And we just wanna keep playing it. Kasi ano siya eh, masaya siya tugtugin. Eh. Parang nakaka-good morning kapatid yung energy niya. Eh. Gen Z ngayon na ka-talking stage, ka-situationship. Yan dati nga nung Good Be Something. Yan nga. Bakit alam mo? Sabi nila, nasabi yan lang ako. Sabi ng mga pamangkin mo. Na mga pamangkin ko.
Akala ko kung ano na. Pero nakakatuwa kasi kung could be something, grabe yung ano niya, no good vibes na binibigay. Kumbaga, ang laking jump from the usual na songs yun, mga pananakit. Oh. Mga masasakit na kanta. Parang inaano namin kayo. Pinadala niyo mo kami sa healing stage. Healing stage pwede, could, no? Could be, di ba parang mm. You made me believe. Tsaka, ano, ang pinaka-challenge siguro namin, kahit upbeat, gusto namin ramdam mo pa rin siya. Kaya, yun yung na-enjoy namin talaga sa song na to. Sa ano ba yan? Paano yung proseso ninyo, halimbawa, katulad ng sabi nyo kanina, nag-explore kayo ng bagong style ng music. So, paano nyo pinag-uusapan yun bilang banda na mag-fanservice tayo, yung usual na nakasanayan nila, pero dito, mag-explore na tayo. Paano yung proseso ninyo? Ano siya eh, kagaya ng maraming bagay pag artist o pag band, it depends on the feeling. Pagka ramdam namin na masarap mag-try ng bago, parang ano. Pero at the end of the day, ang gusto rin namin is nakakabigay service kami sa mga nakikinig sa amin. Pero minsan, yung pagbibigay service sa kanila, yung pagpapakita rin ng bago eh. Kasi kumbaga, ano pa yung mga offer namin sound, music na totoong kami, pero iba naman. So, yun. Tsaka, kakaiba sa inyo, number one, two, three, may tatlong percussion sa yes. band nyo, di ba? Mm-hmm. So, does that mean na mas marami kayo, ano, magkakaroon kayo ng mas marami mga dance tracks? Oo. Oh. Di ba? We'll see. I think, ano eh, parang yung nangyari kasi last year, marami kaming energy towards trying new things. Mm-hmm. Tapos this year, parang kumbaga, patuloy lang nun. Tsaka kung saan kami dalhin ng ihip ng hangin. Kaya kami rin mismo, hindi pa po namin alam. Maganda yun. Kung kailangan doon, yung nakakasayo. Ito, eh. Pero ano? Tamang-tamang January, ganyan yung panalo ninyo eh. Diba? Pero gaano nakalaki ang ipinagbago ng music ng Ben & Ben? Kasi pa 7 years na kayo this year eh. Yes. So how much has changed 7 years ago sa Ben & Ben ngayon? Oh, so much. As in, I think we've grown a lot individually. We've grown a lot together. The way that we perform dati, dati nanghiya kaming gumalaw eh. Kasi like, nakakayan lang. Minsan nga, masaya tumalikod eh. Ngayon, may dance. Masayo-sayo na. Ano siya eh. I think you gain confidence as you go on. And then, also the way that we make music. I think now it's become a lot, way more collaborative. And that's why we're excited this year. Kasi we also wanna keep making new music. Na talagang lumalabas yung kung nasa na kami musically, ano yung mga trip namin pakinggan. Lalabas lahat yan eh, pag yes, mag-rock. Okay. So, okay, if I ask your band members also. Sige, ito si Kiper. Kasi ikaw yung, I think ito rin yung nagbibigay tatak Ben mm-hmm. and Ben. Kasi kahit anong klaseng music, sabi mo na contemporary, pinapasukan pa rin yung that very, very distinct violin. Pero, so paano mo ini-insert yung iyong craft doon sa, ano, sa music ng Ben and Ben? Actually, to answer that question, I want to share rin kung paano kami nagkilala nila Mix and Power. Yung time na yun, actually gusto ko na mag-quit mag-violin. Pero nung time na yun, biglang it so happened na sobrang nag-swak yung my type of playing the violin with the band. And with everyone else. So parang I feel like it's so easy for me to just join in and like really express kung ano man yung music na nagagawa namin together. So it's a fun thing. Wag ka kumakanta yun. Pero ganun, so you have the song, tapos ipapasok mo na lang yung what you feel is right. I think yung process namin as a band, we have this, in a way, like a philosophy na we help each other out, but more than anything, we try to also serve the song. Kumbaga, kung ano yung hinihingi ng song, dun kami, yun yung direction na pinupuntahan namin, even individually with our instruments. And so kumbaga parang may times na we try to, you know, limit each other or like encourage each other kung saan pa pwede pumunta individually. And we enjoy collaborating with each other, I think. And that's beautiful philosophy, I'd say. Mm-hmm. Kasi tama, diba, as artists, you always have the itch to wanna give what you can, pero kadalasan nasa-sacrifice yung pinaka-content mo or yung pinaka-kanta as for you guys. Pero sa inyo, yung song, ang in-honor nyo lagi with your gifts.
ang ganda. Tsaka yung sa fashion sense, ba kailangan sa Ben and Ben magaling magbihis? Kasi, yung mga kasalamin na. Diba? Oo, may stylist ba yun? Let's go, Shira Luna. Gusto namin mag-shoutout kay Shira Luna kasi siya po yung nag-inspire and nagsa-style din sa amin most of the time. Especially starting last year. She's one of my best friends. So this is her closet. Okay, oh, right? Yeah. Right? Kaya it's very... We've also worked with other stylists in the past years like si Jayla Sara and others. Kasi ano po, parang naging part siguro ng kumbaga tradition namin na eventually na parang one day nagising nila kami tapos sabi namin, guys, kailangan natin ayusin yung pananamit natin. Ano ba yun? Sa mga artist, yun na yung huli nila yun, di ba? Parang it's all about the music. Yes. Ask the girls, Justin. Kamusta si Agnes Jan? Ganda eh. Oh, at saka ang cool. Oh, such a cool girl. Yes, siya na po yun. Kasi nakikita ko you're also doing your thing over here. Paano naman yung proseso sa'yo coming into the band? Actually, yung thing sa band, how we really gelled together, or paano kami naging band din kasi naturally din siya, hindi kami actually friends nung una. Mas friends kami with our music. As in, we didn't, nung at first, talk to each other. Kasi parang, ibang school to, iba yata yung vibe niya, konyo siya, tapos parang ganun may mga ganun. Siya, ikaw yung sinasabi. Relate kami. Sino yung konyo niya? May konyo ka dito? Sino konyo? Ayun, yung at least na doon. Who's that? Ito pong side na to. Na konyo siya sa ayun ka ba? May ma... May mas pa. Dito ba? Let's go! Pero that was there. That was the past, diba? As in, we just play ng... We know na pag nagpa-play kami, nagkakonek kami. So eventually, dahil... Doon nag-root yung connection namin. Naging, as in, sobrang like, more than friends na, as in, family din touring namin sa isa't isa ngayon. Alam mo, Agnes, kaya ang reach nyo ganun din sa lahat eh. Kasi nga, di ba, from the, yung kala nyo, hindi kayo magkakasundo. Yung pala, lahat ng uri ng tao na aabot nyo, kaya kayo yung magkakasama. At saka talaga, at bottom line yan, yung love nila for music is what's bringing them together talaga, di ba? Mapa-Gen Z, mapa-millennial. Di ba? Rich na rich, abot na abot. Sobra. That's right, bro. Sige, ipilin natin yan. In fairness, ipilin yan kayo dalawa, naka-glasses kayo pala. Swap. Meron akong tanong. Wait, pag kayo pipili ng music na i-release nyo, ano ba yan? Botohan ba yan? Paano nyo ba ginagawa yan? Pinag-usapan po namin lahat. Tapos, ano, parang, I guess, malaki dun is kung ano yung what feels right dun sa time na maglalabas kami ng song. Pero mahilig kasi kami mag-meeting. Pero may isa dun sa dulo, ayaw niya yung meeting. Mahal ko sila. Para ko silang mga kapatid, pero kasi talaga... Kaya ang ginawa namin kay Pat, dahil siya yung ayaw mag-meeting, siya na yung nagno-notes. Ayun! Secretary niya. What was 10 minutes? 10 minutes of the meeting. Cute, no? Ito pa, isa inisip ko kanina, sino pa ba yung mga twins na singers? Ang naisip ko, Alessi Brothers, na medyo kaboss. Kailan niyo Alessi Brothers? Kailan mo yun? I'm going to go to the BGs. Connection na wala yung iba, di ba? Kung sumulat kayo ng kanta, kayo yung dalawa. Okay, i-google daw nila yan. Tapos mamaya, pagbalik nila, I'm sure kilala na nila yan. Pero dahil marami pa tayong itatanong at i-jam kasama ang Spotify Philippines' most
Streamed Artist of 2023 sa ngayon. Idire-diretso na natin ang masayang umaga sa lubungin ng araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Yun! At syempre naman po, iyak-happy na ang inyong mga tinatangi, mga kapatid. Uy! Simula na rin ang pagpapakalat ng happiness ngayong Lunes. Ako po si Dimples Romana. That's right, Mama Dibs. Courage on anumang panahon, mga kapatid. Courage nga, diba? Matagtagin na ang inyong fave Ben and Ben song for that extra dose of motivation. Ako po si Maui Davin. Courage on! Courage on, Maui! Exactly. Iniintay na talaga ang higit yung soundtrack. Ang nakaka-inspire na soundtrip is sabay na rin sa masarap na agahan. Kasama pa rin ang inyong paborito morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre, muna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Yan naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola at mga kaliwanag. Good morning, kapatid! Okay, isang matinding pasabog to start our week, Justin. Pero meron pa tayong ibang mga inihain sa mga kapatid natin. Meron ba? Meron! Okay, ito. Sige, itutuloy pa natin ang masasayang jamming session at bonding mamaya, okay? Kasama pa rin ang OPM Pride, Spotify Philippines Most Streamed Artist of 2023, Ben and Ben Live. Ayun! At syempre naman po sa usapang kalusugan. Di ba yung talon nun? Eto, tingnan mo. Eto, pabalik-balik pong pangangati. Pagbahing at pamamantal. Naku, baka allergies na po yan, mga kapatid. Paano ito maiwasan? Idadetalya sa atin ni sabi ni Doc. Oh my, Doc tayo. And on its third week na ang bagong taon at sa aking muling paglilibot, inalam natin kung anong bago sa ating mga kapatid this 2024. Ang kanilang sagot sa tanong ko lang. Segway naman tayo sa ibang issue. Kasunod ng trahedya ng pagpanaw ng isang mag-asawang PhilAM sa Amerika, alamin natin saan na mapupunta ang mga naulila nilang anim na anak. Ang mga legal na aksyon sa mga ganitong sitwasyon, mas ipaliliwanag sa atin ng number one fan ng Ben and Ben na nandito ngayon live, Attorney Buko sa Legal Ba To? At sa mga umaaksyong balita naman sa frontline sa umaga, grupong Manibela may kilos protesta na naman bukas kontra PUB Modernization Program. At sa ibang balita naman, pamahalaan naglaan ng 800 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng Lawak Shelter Port sa West Philippine Sea. At sa showbiz, fans ng K-pop boy group Seventeen nagreklamo sa mga aberya sa concert nitong weekend. Oh, nanood dyan si Ate Kali kagabi. Ang inyo pong mga nakaka-in-love na pagtingin. Samahan na ng nakaka-good vibes sa pag-giti. Tsaka naman po, sumelfie na. Nako, huwag kayong mapapagod sumelfie mga kapatid dahil pwede kayong manalo mamaya dito sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Basta nood lamang po ng Good Morning Kapatid. Bonggahan ang inyong mga selfie while watching. At ipadala sa aming official Facebook page, that is Good Morning Kapatid. Ang mapipili po, magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! You made me believe. Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Grupong Manibela nagkasa ng panibagong kilos protesta kontra sa PUB Modernization Program. Halos limang araw kada taon nasasayang ng mga Pinoy dahil sa matinding traffic sa Metro Manila. Dalawang empleyado sinagip matapos masunog ang kanilang opisina sa Malate, Maynila. TNT Tropang Giga tinalo ang Phoenix Fuel Masters para makuha ang huling slot sa PBA Commissioner's Cup Playoffs. At two-day concert ng K-pop group na Seventeen, dinagsa ng fans sa Bulacan. B
Bukas na ang panibagong kilos protesta ng grupong Manibela laban sa ipinatutupad na PUV Modernization Program. Pero paglilinaw ng grupo, rari lang ang gagawin nila at walang mangyayaring tigil pasada. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Hanggang January 31 na lang pwedeng pumasada ang mga operator at chopper ng jeep na hindi nagpa-consolidate o wala pang kooperatiba. Kaya ang grupong Manibela hihirit ulit ng kilos protesta bukas laban sa PUV Modernization Program. Pagdating kasi ng February 1, ituturing na silang kolorum, kaya huhulihin na kung papasada pa. Ang panawagan po namin dito sa protesta na ibalik yung aming mga prangkisa na nirevoke at i-extend pa po ito at ibalik yung validity nito sa 5 years dahil illegal po yung pag-revoke nila sa aming mga prangkisa. Mula University of the Philippines Diliman, magkakaravan sila pa Welcome Rotonda, saka diretso ng marcha pa Mendiola. Kasali rin sa rally ang grupong Piston at iba pang grupo. Sa tansya ng Manibela, aabot sa 10,000 ang lalahok sa caravan sa NCR pa lang, habang 100,000 naman nationwide. Nililinaw po natin, hindi po ito transport strike. Wala po kaming panawagan na transport strike. Kung sasama po talaga lahat ng mga drivers at operators, magkakaroon po talaga ng disruption sa biyahe. Para naman sa ibang chopper na hindi sasali sa caravan, nire-respeto raw nila ang gagawin ng Manibela, pati ang ibang kasamahan nila na hindi sumali sa consolidation. Siyempre, paglalaban nila nationwide, paglalaban nila yung prakisa nila na huwag matuloy yung PUBMP. Para sa akin, karapatan nila yan. Yun ang paniniwala nila. So, bahala sila. Pero kami, bilang kami may sarili rin kaming prinsipyo. Sa kabila ng napipintong pag-face out sa mga jeepney na hindi sumali sa kooperatiba, nangako ang gobyerno na tutulungan nila ang mga chopper na mawawalan ng trabaho. Ayon sa Office of Transportation Cooperatives, may mga kooperatiba nang nangakong kukunin bilang miyembro ang mga chopper na hindi nakasama sa consolidation. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Lalong lumala ang traffic sa Metro Manila nitong 2023 ayon sa isang Dutch transportation data company. Base sa 2023 traffic index ng TomTom Traffic, aabot sa 117 hours ang nawawala sa bawat Pinoy na sumusuog sa traffic tuwing rush hour sa Metro Manila. Katumbas yan ng halos 5 araw kada taon. Ayon din sa parehong report, kailangan ng 25 minutes at 30 seconds ng bawat driver para makatravel ng 10 kilometro. Mas mataas iyan sa 24 minutes at 40 seconds noong 2022. Kasunod niyan, Metro Manila ang metro area na may pinakamabigat na daloy ng trapiko sa buong mundo. Pangsyam naman ang siyudad ng Maynila sa mga pinaka-congested na cities. Sinukat ng naturang listahan ang nasa 387 na siyudad sa 55 bansa. Mahigit 100 piso kada kilo ang bawas sa presyo ng ilang gulay sa palengke. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, ano ang dahilan sa tapyas sa presyo ng ilang gulay? Chester, bunsod ng sinasabing oversupply, bagsak presyo tuloy ang mga gulay Bagyo dito sa Dagonoy Market sa Maynila. Ang repolyo na dating 200 pesos kada kilo ang presyo, 60 pesos na lang ngayon. Ang dating 100 piso kada kilo ng pechay Bagyo, ngayon 60 pesos na lang. 60 pesos naman ang ibinaba ng presyo ng carrots na ngayon 100 na mula sa dating 160 pesos. 120 pesos na lang ngayon ang kada kilo ng broccoli na dating 300 pesos. Ang lettuce naman, 200 piso na lang kada kilo mula sa 500 pesos. Bumaba naman ng 60 pesos ang dating 100 pesos per kilo ng kamatis. Hindi man sigurado ang mga tindera sa pagbaba ng presyo pero sabi daw ng supplier, marami daw kasing supply kaya bumaba ang bigayan. Pero may mga gulay naman na nagtaas ng presyo. Ang kada kilo ng talong at ampalaya, dumoble ang presyo sa 120 pesos kada kilo. 10 piso naman ang kada tali ng okra mula yan sa 5 piso. 50 pesos kada kilo naman ang itinaas sa presyo ng bawang pero 100 pesos kada kilo naman ang bawas sa sibuyas. Samantala, tumaas naman ng piso ang kada kilo ng special rice local sa Dagonoy Market. Nakaamba pa ang posibleng taas pa ulit ng piso sa susunod na linggo. Paliwanag daw ng mga supplier sa mga tindera, kakaunti ang supply, kaya nagtaas ng presuhan. Jester, nagpaalala naman ang mga tindera, kahit na nagbaba ng preso ang ilang mga gulay, ugaliin pa rin daw na bumili ng gulay araw-araw. Yan ay para mapanatiling sariwa at masustansya ang kakaining gulay. Jester. Nag-uulat mula sa Maynila. Maraming salamat, Dave Abuel.
Posibleng magpatupad ng panibagong dagdag presyo sa petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas. Ayon sa oil industry forecast, 80 to 90 centavos per liter ang posibleng patong sa bawat litro ng diesel. Aabot naman sa 40 centavos kada litro ang posibleng dagdag sa gasolina. Noong nakaraang linggo ay nagpatupad ng price hike ang oil companies dahil sa mas mahal na presyo sa pag-angkat ng petrolyo mula sa Middle East. Umaapela ang isang labor group na suspendihin muna ang nakatakdang dagdag singil sa buwan ng kontribusyon sa PhilHealth ngayong taon. Ayon sa Federation of Free Workers, dapat ipagpaliban muna ni Pangulong Bongbong Marcos at ng PhilHealth Board ang premium hike dahil maraming manggagawa ang gipit pa rin bunsod ng mataas na presyo ng mga bilihin. Simula kasi ngayong buwan, magiging 5% na ang kontribusyon ng mga sumasahod ng 10,000 hanggang 100 piso kada buwan. Pero giit ng grupo, mabubuhay pa rin naman daw ang PhilHealth kahit wala munang premium hike. Naglaan naman ng 800 milyong piso ang pamahalaan para sa pagtayo ng bagong pantalan sa Kalayaan Islands sa West Philippine Sea. Layo ng proyekto na paigtingin ang maritime security sa lugar at magamit ang mga mangingisda na binubuli ng China. Nakapaloob sa 2024 national budget ang pondo sa bagong pier na itatayo sa Lawak Island. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking isla sa Kalayaan Group. Base sa datos, ang bayan ng Kalayaan ang may pinakamababang populasyon sa bansa na meron lang halos 200 residente. Nasunog ang isang gusali na may recruitment agency sa Malate, Maynila. Nasa gitna naman ng mga bumbero ang 2 empleyado na natrap sa gusali. Nasa frontline ang balitang yan si Dave Abuel. Nataranta ang mga residente at opisyal ng Barangay 694 Malate, Maynila nang sumiklab ang sunog sa isang residential commercial building sa Agoncillo Street pasado alauna ng madaling araw kanina. Tumawag daw agad ng bombero ang mga taga-barangay habang sinusubukan pa nilang apulahin ng apoy sa ground floor ng unit kung nasaan ang opisina ng isang recruitment agency. Medyo malaki na sa loob eh. Pero marami na sila sa loob. May mga dala na silang... Tapos meron kasi kaming fire water station dyan. Tumulong naman, nagbigay ng tubig. Tapos yung fire extinguisher, malaking bagay. Agad na naglagay ng hagdan ang mga otoridad nang malamang may natrap na 2 stay-in na empleyado ng agency sa 3rd palapag. Matagumpay naman silang naisalba. Hindi naman nasugatan ang 2 pero nahirapan silang huminga sa tindi ng usok. Pagkagising ko po is sobrang na ng usok sa kwarto ko. Then pumunta po ako sa kwarto ng kaibigan ko at saka sumigaw na po, humingi kami ng tulong. Naapula rin ang sunog makalipas ang kalahating oras, pasado alas 2 ng madaling araw. Wala namang nasugatan sa insidente. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy at kabuong halaga ng natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Higit isang araw nang nagliliyab ang sunog sa isang oil mill sa Alaminos, Laguna. Patuloy itong binubomba ng tubig para hindi na kumalat pa ang apoy. Nasa front line ng balitang yan si Gary De Leon. Tila hindi umuubra ang mga fire truck sa sunog na ito sa isang oil mill sa Alaminos, Laguna. Pahirapan ang pagkapula sa apoy sa establishmento kung saan nakaimbak ang mga kopra. Bandang alas 2 ng madaling araw nitong linggo nang magsimula ang apoy at patuloy na nagliliyab hanggang sa ngayon. Sa tindi ng apoy, umakyat ito hanggang sa 3rd alarm. Ibig sabihin, di bababa sa 12 fire truck ang kailangan. Kinakailangan na rin ng tulong ng mga bumbero mula sa mga kalapit na bayan at lungsod. Kahit matagal na nagliliyab ay hindi naman ito kumalat sa mga kalapit na establishmento. Patuloy pa rin itong binobomba ng tubig. Iyon po yung aming ginagawa ngayon na para makontain lang po siya, hindi na kumalat sa katabing establishment kasi may mga malaki pong mga business establishments na katabi. Wala namang napaulat na nasaktan sa sunog. Walang injured, wala ding casualty. Gabi nangyari, kaya nga po walang naitalang injured. Iniimbestigahan pa kung paano nagsimula ang apoy at kung magkano ang kabuuang halaga ng nasunog na ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.
Asahan na mas mainit na bakbakan sa PBA Commissioner's Cup. Mag-uumpisa na kasi ang playoffs para malaman kung sino mag-uuwi ng kampyonato. Nasa frontline, balitang yan si Marty Bautista. Ginanap na kahapon ang huling game day para sa elimination round ng PBA Commissioner's Cup. Unang nagharap ang Rain or Shine Lasso Painters at Converge Fiber Xers. May chance sana ang Converge na maagaw ang panalo pero hindi sila nakascore nang ma-steal ang bola sa huling mga segundo ng laban. Dahil dyan, nagpatuloy ang ratsada ng Rain or Shine 112-111. Matapos ang masamang simula sa conference, tinapos ng Rain or Shine ang elimination round na may 6-game winning streak. 14 sa 16 players na ipinasok ni Coach Yeng Diao ang nakascore sa laro. Papasok ang Rain or Shine sa playoffs bilang 7th seed. Importante lang yung ano eh, no? Yung ma-improve pa namin yung mga execution namin, offense and defense. Although marami nang nag-iba, no? Marami nang nag-iba yung import namin, nag-iba na rin. Pero ang tingin ko, marami pa kaming pwedeng i-improve. Samantala, naselyohan ng TNT Tropang Giga ang huling quarterfinal spot sa Naturang Conference. Iyan ay matapos lang tambakan ang Phoenix Fuel Masters 116-96 sa PhilSports Arena sa Pasig. Ito ang unang beses na naglaro si RR Pugoy ngayong conference matapos ang myocarditis diagnosis. Nagtala ng 11 puntos si Pugoy sa 20 minutes sa hard court. Nanguna naman para sa TNT si Ralier Hollis Jefferson matapos gumawa ng 35 points at 9 rebounds at 11 assists. It's just the fact of life that we were struggling this conference and a lot of guys getting hurt. Tapos si Ronde nawala pa, nagpalit kami in the middle. But we're hoping that we can fix our problems defensively so going into the quarterfinals against Magnolia. Kasunod niyan, kumpleto na ang mga kuponang maglalaro sa quarterfinals. Makakalaban ang top seed na Magnolia Hotshots ang TNT. Ang San Miguel Beermen at Rain or Shine naman ang maghaharap sa isa pang matchup. Mabigat naman ang magiging tapatan ng 5th seed Meralco Bolts at 4th seed na Phoenix Fuel Masters. At sa ika-apat na serye, maghaharap ang 6th seed na Northport Batang Pier at 3rd seed na Barangay Ginebra Gin Kings. Hawak ng Magnolia, SMB, Ginebra at Phoenix ang twice-to-beat advantage. Magsisimula ang serye sa Miyerkules, January 17. Nagbabalita mula sa frontline, Marty Bautista, News 5. Dinumog po ng mga carrot ang two-day concert ng K-pop boy group na Seventeen nitong weekend. Sa kabila ng sold-out concert ng grupo, sunod-sunod din ang reklamo ng carrot sa mga nangyari sa fall of tour. Kinainis ng fans ang napakahabang pila na umabot ng 2 hanggang 4 na oras. Karamihan sa kanila nagtiis sa init bago makapasok ng stadium. Sa loob naman, isang hilera ng upuan ang bumigay. Wala namang nasugatan dito, nag-alala rin ang 17 members sa fans nila dahil sa init at siksikan sa loob ng stadium. Si Mingyu, na-crush ko po, ay namigay pa ng tubig sa carrots. Wala pang pahayag ang organizer ng concert tungkol dito. Napa-throwback to the 90s naman po ang viewers ng ASAP natin to kahapon matapos mag-reunion ang original members ng bandang River Maya. Sama-samang nag-perform sa ASAP stage sina Bamboo Manyala, Rico Blanco, Mark Escueta at Nathan Azarcon. Game na game na kinanta ng River Maya ang kanilang 1997 hit song na LSE. Patikim yan ng kanilang inaabangang reunion concert sa SMBC Festival Ground sa February 17. Puno-puno ng music ang ating Monday. Tama. Walang nagko-complain. Isa pa yung River Maya, no? Classic. Tsaka, I'm sure kung River Maya fan ka, sobrang punong-puno yung puso mo. Kasi I think the last time they performed together was what, 1998? Kung tama ako. Kasi kahapon, parang ganun katagal na ata, di ba? Basta matagal na. Kasi yesterday, yan ang usapan.
diba? Sa birthday ni B. Oo. So, parang ngayon na ulit nabuhay yung mga River Maya fans ulit, no? Tapos yung sa Karat, si Kali, 8 a.m. siya umalis. Papunta sa concert. Para makasigura. Kaya alam ko yung news na yan, grabe. Hindi ako naniwala, kala ko magbubulakbol yung bata. Hindi pala. Totoo ba't hindi? Pala. Sobrang tindi din ng traffic sa Bulacan. Hindi ko sa plano going there. Well, ano yung fandom name ng ano? Ng Carrot. Carrot. Anong River Maya? Ah, River Maya. Ah, hindi. Nandito lang kami. Diba? Nasa 17 meron na kami. Meron ba? Di ba uso nun, no? Gawin natin. Oh, pero yung mga liwanag, mag-ingay! Dahil ang 2023 Spotify Philippines most streamed artist na Ben and Ben, extend ang fun jamming this Monday morning. Sa legal ba to, hihimayin mamaya ni Attorney Buko ang issue ng custody ng mga naulilang anak ng namatay na OFW na magulang. At sa sabi ni Doc, pangangati at pagbahing sa di malamang dahilan, posibleng dahil sa allergies. Ang solusyon dyan, pag-uusapan po natin maya-maya. Ate Badeto. Galing artista natin na. Ayan, kaya huwag po kayong aalis. Magbabalik pa inyong Pay Morning Kasalo ang... Good morning, kapatid! Good morning, mga kapatid! Nakararanas ka ba ng pabalik-balik na pangati, pagbahing at pamumula ng bahagi ng katawan? Nako, baka allergies na yan. Maraming paraan para maiwasan yan. So, panoorin natin to. Ito ang sabi ni Doc. Sa mga sawang-sawa na sa mayat-mayang pangangati dahil sa hindi malamang dahilan, posibleng allergic reaction po ang tawag dyan. Tungkol dyan ang pag-uusapan natin ngayon mula sa tanong ni Mina Del Mundo. Ang sabi niya, saan po ba galing ang allergy? Allergy din po ba kapag bahin ng bahin o kamot ng kamot? Ang sabi ni Doc, ang allergies po ay reaksyon ng ating immune system sa mga foreign objects gaya na lamang ng alikabok o balahibo. Maari din itong makuha sa kagat ng hayop o insekto gaya na lamang ng ahas, itis o bubuyog. Pwede rin pong maging epekto ito ng pagkain o kaya naman ay mula sa mga iniinom na gamot. Kapag tayo ina-allergy, ibig sabihin ay gumagawa ang ating immune system ng mga antibodies kahit wala namang banta sa ating katawan. Apektado nito ang ating balat, sinuses, airways, digestive system at mga mata. Kasama sa mga sintomas ito ang pangangati ng ilong, ng mga mata at ng mga balat. Kadalasan namang sinasabayan din yan ng pagbahin at ng runny nose. Kapansin-pansin din ang pagluluha, pumumula at pumamaga ng mata. Iba-iba naman po mga maaaring epekto nito sa bawat tao. Pwedeng minor irritation lamang o maaari din namang humantong sa delikadong anaphylaxis. Karamihan po sa mga allergies ay walang lunas pero mayroong mga treatment options at maraming anti-allergy medications na maaaring ireseta gaya na lamang ng antihistamine na cetirizine at iba pa. Pero tandaan, ang ating katawan ay unique kaya hindi laging makasisiguro sa epekto ng mga over-the-counter medicines. Mainam pa rin magpakonsulta muna para malaman ang tamang gamot para sa inyo. Dapat ding maging alisto at isugod kaagad sa paggamutan ang pasyente kung ito ay nawawala ng malay, nagkakaroon ng maraming rashes, nahihirapan sa paghinga, bumagsak ang blood pressure at nakararamdam ng hilo na may kasamang pagsusuka. Maaari din kasing senyales ang mga ito ng anaphylaxis na isang life-threatening medical emergency. Kaya paalaala natin, always check the label sa lahat ng mga kinakain at iniinom at sa iba pang mga bagay. Kung may mga nais pang i-ask Doc Dex, i-comment or i-message lamang po yan sa aking Facebook page at sa official page ng Good Morning Kapatid. Thank you, Doc. At eto naman po, tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong Lunes. Tulad na lamang po ng mga bumubuhos sa selfies ng ating mga kapatid. Ben, ang cute! Oh. Ayan, may gitara nila. Ay, ang ganda! At may microphone pa. May walis. Ginawa ko na rin yan, ah. Walis gitara, gusto na yan. Good morning! Cute. Good morning to you! Keep them coming! Napaka-cute! Selfie lamang po ng selfie, mga kapatid. Tsaka na lang po i-PM sa aming official Facebook page. Ilagay nyo na rin kung saan lugar kayo naroon para manalo po ng 500 pesos worth of loan sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. At mamaya po, makikijam pa sa atin live the live ang award-winning folk pop band na Ben and Ben. At mamaya, sa tanong ko lang, muli akong nag-ikot. At para pulsahan kung anong bago sa mga kapatid natin ngayong 2024. At sa legal ba to, tatalakay ni Attorney Buko kung kanino mapupunta ang kustodiya ng mga naulilang anak ng Filipino-American couple. Kaya huwag na huwag po kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong Morning Kasalo ang... Good morning, kapatid!
Good morning, mga kapatid! Ikaw na nagbabalak na mag-samgyupsal matapos mag-gym. Ikaw na busy sa pag-add to cart dahil may payday sale ngayon. At ikaw na nag-aabang din sa bagong kanta ng Ben and Ben. Pamaya po yun. Tanungan muna tayo, mga kapatid, ano ang bago sa iyo ngayong 2024? Tanong ko lang. Bagong cellphone? Bagong location? Tanong ko lang, anong bago sa iyo ngayong 2024? Hi, good afternoon! Hello po. Okay lang ba magtanong sa inyo? Bakit po? Tanong ko lang, anong bago sa iyo sa bagong taon? Pumogi. Yung chan lang. Yung chan lang? Exercise lang. Exercise lang? Diet, hindi na? Diet din, siyempre. Diet. So, ano yung mga pagkain na iiwasan natin? Mga chichirya lang. French fries? Wag yun. Wag yun, favorite. I think physically. Physically? Yeah, because I'm having something, like surgery. Matagal ba yung recovery niyan? I think 2 weeks. Isang malaking lifestyle change ba yan? I think so, because it's for my mental health. Status, El. Status. Anong klaseng status? From single to married. Wow! Ilang years na kayo? 9 years. Oh my gosh, 9 years. Okay. Sana all. Okay. Ano, magpropose na ba siya? Nag-propose na! Are you thinking of a specific date na ba? May. May ano? 18. May 18. Invited ba kami? So excited ka na? Yes. Shoutout naman sa fiancé mo. Hi, John. Hi, John. Siguro start ako mag-travel ulit kasi I stopped. Yung last trip mo, saan yun? Ang last trip ko, Palawan. Gano'ng katagal? Mga 2 weeks siguro. Wow, 2 weeks sa Palawan. Sarap naman. This 2024, Philippines ulit. Yes. Saan naman? Siguro sa Sikihor. Ah, okay. Bakit Sikihor? Beach person. So gusto mo sa Pilipinas lang talaga? Yes, ang daming magandang place talaga sa Pilipinas. On the spot mo. Sorry. Pwede mag-isip. Ha? Pwede mag-isip? Sige, okay lang. Stroll naman tayo dito. Walang problema. Bagong hair? Siguro, look forward ko bagong pangangatawan. Kasi magda-diet na. Diet na? Oo. Summer season. Yeah, summer season. Yeah, ipe-prepare natin yan. Okay. Bagong pananaw sa buhay for 2024. Like, good vibes lang, positive thinking always. Okay. Let's go! Up! Pabalik! One more time! And Why not? Hanggang sa susunod na talungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Pabalik! Coach Fia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, what specifically does alpha, beta, and gamma nutrients do to our body? MX3 ay naglalaman ng tatlong uri ng phytonutrients, ang alpha, beta, at gamma nutrients. These nutrients are specific types of santones found in MX3. Likas na sangkap na matatagpuan sa iba't ibang prutas at halaman tulad ng mangosteen. Sila ay mayroong mga antioxidant na katangian, which means they can help neutralize harmful free radicals in the body. Ang mga free radical ay mga unstable molecules na maaaring magdulot ng pinsala sa ating body cells and may contribute to the development of chronic diseases. The content of MX3 capsule can help protect cells and tissues from oxidative stress. Bukod dito, ilang pag-aaral suggest that alpha, beta, and gamma nutrients may have anti-inflammatory effects na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa ating katawan. Sa makatuwid, ang alpha, beta, at gamma nutrients na matatagpuan sa MX3 capsule ay maaaring mag-contribute sa overall health and well-being. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one! At ito naman po sa Legal Bato, live na ipapaliwanag ni Attorney Buko ang pwedeng mangyari sa mga naiwang anak at ari-arian ng namayapang magulang matapos ang malagim na trahedya. Tuloy-tuloy lang ang Good Vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Good morning mga kapatid. Usapang child custody po tayo. Paano kung namatay ang parehong magulang? Kanino nga ba mapupunta ang kustodiya ng mga anak pati na ang mga naiwang ari-arian? Alamin ang sinasabi ng batas kasama si Attorney Buko dito sa Legal Bato. Kalunos-lunos na trahedya ang sinapit ng Filipino-American couple na sina Ryan at Jennifer Ambrosio sa Michigan, USA matapos salpukin ng pickup truck. Ayon sa Michigan Police, hinahabol nila ang nakaw na pickup truck nang banggain ang sinasakyang SUV ng mag-asawang Ambrosio. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang suspect at posibleng harapin ang life imprisonment. Sa ngayon, nangangalap naman ng pondo ang mga malalapit na kaibigan ng mag-asawa sa Amerika para sa anim na naulila nilang mga anak na edad 2 hanggang 9 taong gulang. Sa ganitong sitwasyon, ano kaya ang pwedeng mangyari sa mga naiwang anak at ari-arian ng namayapang magulang? Alamin natin kasama si Attorney Enrique Buko de la Cruz sa Legal Bato. At para samahan tayong alamin ang legal na aspeto ng usaping yan, nagbabalik ngayong umaga si Attorney Buko de la Cruz. Good morning sa'yo, Attorney Buko. Good morning, kapatid. Okay, good morning. Sana sulit yung pagpunta mo rito. Sulit na sulit sa Ben and Ben. Okay. Pero to, balik tayo dito sa napaka-tragic na kwentong pinanood natin ano kanina. Nakakalungkot. Pero paano kung halimbawa sa Pilipinas nangyari yung ganong klase ng sitwasyon? Sino dapat ang maging legal guardian ng mga menor de edad? Anim yun, yung mga anak nilang naiwan. Sa family code natin, meron tinatawag na chain ng custody o yung hierarchy, pagkakasunod-sunod. No? So yung both parents, pag nawala, ang automatic na susunod na guardian, grandparents. Ngayon, kung hindi sila magkasundo, kung sino sa kanila, kasi both sides, no? Korte ang magdidesisyon. Kung wala na rin yung grandparents, eldest sibling, kung hindi na siya minor de edad. Ngayon, kung wala rin sa tatlo, kamukha nito, mukhang lahat sila, puro minor, kung sa Pilipinas nangyari yan, gobyerno ang papasok. Meron tayong Child Care Act, 2022 lang ipinasa yung batas, na may bagong ahensya na namamahala para sa mga ganyang sitwasyon. Ang tawag dyan, alternative child care. So, gobyerno sila mapupunta. Gobyerno ang masusunod sa guardianship nila. Pero pwede mag-appeal, halimbawa, yung malapit na tiyahin or yung talagang pinsan na mas nakakatanda, very close sa magulang halimbawa, pwede bang gumawa ng kaso to appeal? Yes. Sa ilalim ng batas, sa family code, kung meron na silang actual custodian na hindi naman kamag-anak, pero may actual custodian na sila, binibigyan ng preference yun ng batas. Okay. Yung kasalukuyang tumitingin na sa kanila. Kung walang actual custodian, kasi nga sa Amerika sila, most likely, yung parents lang ang kasama, pwede mag-file ng petition yung pinakamalapit na relative. Pero siya ang magkukumbinsi sa korte na dapat sa kanya ibigay ang pansamantalang custody ng mga bata. At ari-arian. Kasi kasama na siya. Yeah. Guardianship ang tawag doon. Yeah. Petition for guardianship. Attorney, ito naman. Paano kung walang kamag-anak ang may kapasidad na maging legal guardian? May karapatan ba yung gobyerno na kunin ang mga bata at ipa-adopt? Yan, oo. Yung bagong ahensya ng pamahalaan, yung NACC, no? Yung National Center for Child Care, kailangan ideklara niya na legally available for adoption yung mga bata. So, pwede nang ipa-adopt. Or pwede rin i-foster yung foster care. Kasi may batas din tayo on foster care. Yung ahensya din na yun ng pamahalaan, under the DSWD, ang magde-decide kung sila nga ay pwede nang ibigay sa isang pamilya as foster. Mm-hmm. Since anim sila, baka mapag-iwa-hiwalay. Kasi ang hirap, no, attorney, we have to trust na the law will favor the kids, di ba? The spirit of the law is to protect the welfare of the children. So, parang kailangan tayo mag-trust, maniwala na kung ano yung magiging desisyon ng gobyerno is kung ano yung makabuti para sa mga bata. Yun ang standard po, Ma'am Chiki, best interest of the child. So, ang presumption natin, gagawin to ng gobyerno ng tama for the best interest of the children. Ito naman, attorney, nabanggit nyo kanina kung puro minor de edad. 17 years old, not quite there yung panganay. Paano? Pwede na ba since malapit na mag-18? Sa ilalim ng batas, kung siya na yung kasalukuyang tumitingin, pwede siyang mag-apply sa korte ng guardianship. Kasi hindi pa siya pwedeng pumasok sa anumang kontrata dahil siya ay below 18. Right. So, paano niya maidi-disburse yung pera to
make enter into contract. So, buy a house, buy a car, etc. So, pag nag-apply siya ng guardianship, kailangan niyang kumbinsihin yung korte na meron siya makakasama pang ibang adult. Ayun. Para makapag-enter into contracts. Sa Pilipinas kasi, below 18, you cannot enter. Wala kang legal capacity. Kahit gano'ng ka pang kamature. Di ba? Yes. Kung minsan may mga bata, mga 15 years old, parang 30 years old na mag-isip. Yes. Ng, kaya yung responsibilidad, pero legally speaking, hindi pa rin. Hindi pa siya emancipated. Ayun. Kasi 18 yung age of emancipation sa atin. Mm-hmm. Well, attorney, may mga sitwasyon din kasi na ano, kaya inaako ng kamag-anak ang obligasyon dahil sa naiwang property o ari-arian. No? Mm-hmm. Anong assurance ng mga naiwang anak na kapag humantong sila sa hustong gulang, pwede na silang magkaroon ng full right sa property or money ng parents nila. Yeah. Yun ang kagandahan sa batas natin, Justin. Automatic, pag tungtong ng 18, nateterminate yung guardianship. So kung meron mang inappoint ang korte o meron mang kamag-anak na nagmabuting loob na siyang tumayo muna ng guardian, kahit na may court order pa, pag tungtong niya ng 18, nawawala na yung guardianship. Siya na ngayon ang pwedeng direktang mag-transact dun sa kanyang ari-arian, sa kanyang mga properties. I was just gonna add na kuminsan doon nagkakaroon ng conflict. Eh. Biglang nagiging napupunta sa tamang edad yung bata. Tapos biglang andyan na lahat ng mga karapatan niya papasok. Sino ngayon ang magpapaliwanag dun sa bata na nasa kanya na kasi pala? Kasi minsan kahit off age na siya, wala pa naman talaga siyang sense of responsibility. Baka ubusin niya lahat yun sa isang magpabili ng... O kaya, attorney, yung mga current na guardian, syempre mas gusto nila sila na lang ang mamamahala, hindi nila ipapaalam sa bata yung karapatan. Kaya yung mga ibang parents ang ginagawa, trust account. Yung pera nasa na, bangko, hanggang 18. Pwede ka lamang, kahit mag 18 ka, hindi ka makapag-withdraw ng malaki. Meron ka unti-unti lang, may certain, may threshold. Pag nag 21 ka, hanggang ganito pwede mong kunin. Okay, attorney, ito naman po, usapang financial pa rin, no, or pera. Attorney, paano po kung kapuspalad ang namayapang mga magulang? May ahensya po ba ng gobyerno na pwedeng lapitan para sa pagsuporta sa mga bata? Yes, the Department of Social Welfare and Development, yung National Action Center for Child Care, NACC, sila yung in charge. Binigyan sila ng pondo ng gobyerno ng under DSWD to take care of these children. Okay. So, pero since wala tayong facility, yun nga lang ang unfortunate sa atin. Walang center ang gobyerno kung saan pwedeng tumira yung mga bata. Eh. So ang gagawin nila, either i-declare legally available for adoption, ipa-adopt, or kung walang mag-a-adopt, ipo-foster care. May bahay na kukunin na may parents talagang tatao doon, babayaran ng gobyerno. Attorney, kanin, balikan ko lang yung halimbawa, merong mga kamag-anak naman, technically may lolo't lola or merong mga tiyahin o tiyo, pero wala silang capacity to actually alagaan yung mga naiwang bataan. Paano yung proseso nun kapag sasabihin sa gobyerno na wala silang kapasidad na baka pwedeng i-open muna for foster care yung mga bata? At eventually ba, pag dumating yung panahon na nakaluwag-luwag sila sa buhay, pwede ba nilang kunin ulit yung mga bata? Yan, napakagandang question. Kasi nangyayari talaga yan. Kapag yung mga relatives ay ayaw, pero sa hierarchy sila yung susunod, magpo-fall under yon sa legally available for adoption. Okay. So kailangan ng deklarasyon galing sa NACC, DSWD, ipapa-adopt. Pag napa-adopt, hindi na yun po pwedeng kunin ng relatives later on kapag nagbago ang status nila sa buhay. Hindi po pwede sabihin nila, oh, ngayon kaya na namin, babawiin na namin. Kasi pag in-adopt, legally, sila na yung magulang. Nasi-severe na yung relationship with the others. Ito naman, attorney, ito, real talk. Kasi tingin ko nangyayari ito, hindi lang natin pinapag-usapan. Pero, limbawa, kami kunyari ni Dimples, best friend, or kapitbahay ko. Kilalang-kilala niyo yung mga anak ko. So, nung pumanaw ako, kukunin niya. At sasama yung mga bata sa kanya. Labag ba sa batas yung ginagawa ni kapitbahay? Yeah. Knowing na hindi siya talaga yung rightful na guardian. Actually, Ma'am Chiki, alam talaga nung batas na merong ganyan nangyayari. Kaya nilagay niya dun sa family code na kung meron ng ibang tao, stranger, na actual na tumitingin sa mga bata, kahit hindi siya legally ang guardian, kinikilala siya ng batas. Pero kailangan pa rin si Dimples mag-file ng petition. Kasi kailangan niyang i-convince, preferred siya over any other stranger or even the government, but she has to go through the process. Sino ang kailangan kumbinsihin? Yung korte. In a petition for guardianship. Pwede bang kumontra doon ang mga kamag-anak? Pwede. Pwede. Pero ako na lang last siguro, attorney, gusto kong malaman anong say ng mga bata. Kinakausap ba ng gobyerno ang ng ahensya natin ang mga bata kasi napaka-importanting pakinggan din sila kahit minor de edad ito. Yes, sa petition for guardianship, dalawa yung requirement. Merong home study at child care study na yung bata ang i-interviewin ng mga psychologists at gagawa ng report yung DSWD agent para sabihin kung
yung bata, best interest ba ng child yung pagpunta dito sa foster na ito or sa nag-a-adopt na ito. Alright, dami nating natutunan today. Maraming salamat muli sa ating payong legal expert, Attorney Buco de la Cruz. Hanggang sa susunod ulit, Attorney. Maraming salamat. Thank you, Attorney. At ito po sa aming pagbabalik. Diva, pangako mo. Yan talaga tayo. Bakit hindi lang ibinigay mo sa ba't yung ito yung sir? Pasensya ka na. It's my time to shine. Kaya alam niyo po, ito na nga, makikijump pa rin sila sa atin. Kaya abangan po ang Ben and Ben at ang live performance nila ng sa susunod na Habang Buhay. Tuloy-tuloy lang ang good vibes ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning Kapatid! Oh,
may pinaiyak kayo. Kayo ko pa ba? Lagot kayo. Ganun kasi ako. Lagot kayo. Ano movie? Hindi, tsaka galing kasi kami sa news kanina nung anim na kids. Eh, tapos yung kanta sa susunod na habang buhay. Oh. Mga kapatid, award-winning folk pop band, Ben and Ben. Guys, masaya kami. Oh, isa pa daw. Pag mga nani, kasi iba din yung ano. Ben and Ben. We love you, Ben and Ben. Ben and Ben yun. Mali, mali. Iba kasi yung tama pag live, ano? Hindi, tsaka pag, pwede din siya pang magulang pala. Kasi I thought it was para love story. Pero ang maganda sa mga kanta nyo, nagtatranscend siya kahit pang magulang, pang romantic love. Ang ganda. Sino master of lyrics? Mm-hmm. Pag yun actually yung word na sa susunod na akong words, kay Paolo Gano. Nakahapon ko lang nalaman nung nagkukwentuhan ka. Talaga? Batuhan lang ka? Hindi, dumalo kasi kami sa bahay nila Ding Dong tsaka ni Marian. Tapos sabi ni Miguel, alam mo si Paolo yung nag-coin ng term na sa susunod na bang buhay. Sabi ko, talaga? Ikaw pala. Kasi nakalimutan ka. Ganun yung collab nyo. Kuminsan nagkakapalitan na kayo ng ideas, hindi nyo narinig. Yung nangyari kasi sa song na yan. Parang sabi ni Paolo, parang maganda yung may song na yung title niya sa susunod na habang buhay. A week before, and then like, 1 week later, nasa Bicol kami. May gig kami sa Bicol. Tapos, nasa hotel room kami, like, mga 3 a.m. na. Hindi ako makatulog. Tapos naalala ko yung sinabi niyang sa susunod na habang buhay. Tapos may naalala lang akong malalim na life experience na bumabagabag sa akin nung time na yun. Tapos, pag hindi ka talaga makatulog, tapos dumarating lang talaga yung mga words, tsaka yung melody. Tapos natapos yung kanta nung may araw na, mga 6. Kanina sabi ni Mamba Dimps, no, tong song na to, pwedeng maraming meaning, pero can you tell us personally, what does this song mean for you? Lalo na when you were making this song. I think it's yung kantang sa susunod na habang buhay. Ang masasabi ko lang actually yung Rewind na film na bigyan niya ng hustisya yung totoong kwento nung. Sobrang ganda din. Ang galing din kasi ni Ding Dong at ni Marian. At parang yung actually yung song na yan, yung ibang tao akala nila kasi tungkol siya sa sige baka sa susunod na habang buhay na lang, parang hindi na siya possible dito. Pero actually, ang sinusubukan naming sabihin doon is, huwag mo nang hintayin yun. Oo, kasi, kumbaga, at hindi lang yun. Yung love that you can have for someone, not just a lover, but also your kid or your parent or even your friend. Parang sometimes, a love can be so great na kahit sa ibang lifetime pa yan, nandun pa rin. Pero yung alam yung resurgence nung sa susunod na habang buhay dun sa pelikula na Rewind. Testament siya sa kung paano napaka-effective nung mga kanta ng Ben and Ben na gamiting tema sa mga pelikula. Laging may akma. Kumbaga parang hindi ata lilipas ang isang taon na walang pelikula na hindi gagamit ng kanta ninyo. No, parang ang Leaves ata was for Kina Julia, di ba? Five breakups in a romance. So, na sobrang ganda rin kasi sa dulo, kayo-kayo yung kumbaga nag-end ng movie. Yeah. Tapos mapapaisip ka, oo nga, no? Learn to... Ano yung tatanong mo kanina? Yun nga, parang para sa inyo, how does that make you feel na laging ginagamit na tema yung inyong mga kanta? And at the same time, ano sa tingin nyo yung mensahe na binibigay nun sa mga klase ng awitin na nagagawa ng Ben and Ben? Sa palagay po namin, pag gumagawa kasi kami ng song, kahit 3 minutes lang siya, 3, 4, 5 minutes, meron talaga siyang story. Tapos, yung story na pinaparating niya, very intentional kami lagi na yung mapupulot mo sa dulo ng song, ma-feel mo yung hope, parang feel mo yung pag-asa. Pero ang maganda kasi kapag nagko-collaborate yung music tsaka yung film. Yung film, mas mahabang way of telling a story, di ba? Pero at the end of the day, parang nagtutulungan sila para may mahatid na message. So, pag ginagamit yung songs namin sa pelikula, masaya kami kasi napapalawak niyo palalo kung ano yung gusto naming sabihin doon sa song. Like, yun, yung film na yun, tapos yung Rewind, tapos dati yung Excess Baggage, ganun din. So, now we're doing the play, you're doing the music for One More Chance, which by the way,
nung narinig namin, para kaming paiyak nila Bea at nila Ida ni John Lloyd. Ba't nagtuturoan kayo? Bakit tinuturo niya si Tony? Sino favorite character mo? Wow! Bukod kay Crazy. Sino favorite? Si Basha ba? Si Basha ba? Oh, yung kwento mo yung ano yung ginawa natin. Ah, hindi. Kasi kaya nagtuturoan kami ni Miguel. Kasi nung 2020, tumira kami sa isang bahay. Tapos gumawa kami ng series of mga videos. Tapos yung isang episode kasi namin, nag-acting kami. Narinap nila yung scene sa One More Chance. Alin yun? Ano? Yung ano? Sakit-sakit na? Bilang nila ganyan naman. Hello, pressure. Bawal lang magmura. Bawal lang magmura. May mura yun. Ano? Alin na? Mura lang ulit. Panoorin nyo na lang sa YouTube. Nandun yan. Ang saya. Pwede ko parang itanong si Andrew. Si Andrew kasi kaklase ng anak ko eh. Oo, si Randy. Tsaka kaklase ko yung asawa niya, si Erica sa InSight, di ba? Andrew, itong bagong musical, papasukin niya na itong theater arena, no? Paano nyo pinili yung mga kantang gagamitin ninyo? Ah, sila ba? O, sige. Actually, surprise lang din kami. So, parang siyang surprise sa amin. So, okay. Nagulat talaga kayo? Hanggang, Gulat na gulat po talaga. Tapos, pero yung creative process, gaano kayong ka-involved? Ang, for this one, trinast namin talaga. Trinast na I think na-announce na naman eh. So, pwede rin sabihin na. Ang gagawa ng music kasi ng One More Chance the Musical, si Mike Salomon. So, teatro. Eh si Mike, naka-work na rin namin siya, tsaka friend namin siya ng ilang years na rin. Yeah. So, sabi namin, Mike, kayo na lang bahala. So, hindi namin actually alam kung ano. Pero may na kayo sa list ng songs na mukhang gagamitin. Wala pa. Wala. Oo. Surprise din. So, masusurprise din kami. So excited. Nakita nyo naman ang pagmamahal sa newsroom. Kung nakikita nyo po lahat, napakarami. Pero bago yan, mag-gumoka muna tayo mga kapatid natin. May nanalo na po sa ating kagumoka ako selfie contest. Congratulations po with Silda Makalalan. Yes! Hintayin naman po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong load. Yan naman. Kaya, syempre, ngayon, that is it na ba? Parang lahat naman tayo nanalo, hindi lang si Wisilde. Parang lahat tayo nanalo this morning. Okay. That is it para sa ating tinatanging monster. Di ba pwedeng i-extend? Hindi pa. Pero ito, baka ito pwede i-extend. Happy, happy birthday po sa isa natin news producer, Saskia Gutilba! Ate Jen! At syempre, ang aming poging director, Direk Bengalo! At isang makabuluhang umaga ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid! Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang, yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Big love.